Ika-anim ng Abril, Sabado, sa ika-apat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May nagsabi mula sa maraming taong nakarinig sa mga salita ni Jesus. Totoo ngang ito ang propeta. Sinabi naman ng iba, ito ang Kristo. Ngunit itinanong ng iba, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Hindi ba't sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David at galing sa Bethlehem na nayo ni David ang Kristo? Kaya nahati ang mga tao dahil sa kanya. Balak ng ilan sa kanila na dakpin siya ngunit walang nagbuhat ng kamay sa kanya. Kaya bumalik ang mga bantay ng templo sa mga punong pari at mga pariseo at sinabi ng mga ito sa kanila, bakit hindi niyo siya dala? Sumagot ang mga bantay, kailan may wala pang taong nangusap ng ganito? Kaya sinabi ng mga pariseo sa kanila, nalinlang din pala kayo. May mga pinuno ba o pariseong naniwala sa kanya? Pero ang mga taong ito na hindi alam ang batas, sila'y isinumpa. Nagsalita ang isa sa kanila, si Nicodemo. Siya ang nagpunta kay Jesus noong una at sinabi niya, hinahatulan ba ng ating batas ang sino man nang hindi muna siya dinidinig para alamin ang kanyang ginawa? Sumagot sila sa kanya, taga Galilea ka rin ba? Saliksikin mo nga at tingnan na hindi babangon mula sa Galilea ang propeta. At umuwi ang bawat isa sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may mga pinuno ba o pariseong naniniwala sa kanya? May isang nagsabi na ang mali ay mali kahit marami ang sumasang-ayon dito. Gayun din naman, ang tama ay tama kahit isa lang ang naninindigan para dito. Ito ang pinatunayan ni Nicodemo. Hindi maaaring kundinahin ang isang tao hanggat hindi naririnig ang kanyang panig at naipagtatanggol ang kanyang sarili. Iyan ang nais burahin ng mga namumuno sa templo. Dagdag pa rito, ayon sa mga pinunong ito, hindi dapat paniwalaan si Jesus dahil ang mga nagpapatunay sa kanyang mabubuting ginagawa ay mga walang alam sa batas. Ito ang problema natin sa kasalukuyang panahon. Ang mali ay nagiging tama dahil pinaniniwalaan ng nakararami at kalimitan kung sino ang nagsasabi at hindi ang kanyang sinasabi ang pinagtutuunan natin ng pansin. Pagsasagawa, mamuhay tayo sa katotohanan at sa tama kahit tayo na lamang mag-isa ang naninindigan para dito.